Yun. So yun mga kabilyar ang one shot. What's up mga kabilyar? Welcome to my new video. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano gagamitin yung side spin. But before that, please like, subscribe, and press the bell button para lagi kayong updated sa next video ko. Let's go! Disclaimer, para lang ito sa mga beginners up to classic players. Dahil marami akong customer dito na hindi pa nila alam kung paano paggamit ng side spin. The inside spin and the outside spin. So, yun mga kabilyar. Isahan na natin. Number one mga kabilyar, kailangan nyo malaman kung saan pupunta yung bola kung titirahin mo siya ng left spin or right spin. Try natin. So, titirahin ko siya ng right dito. Tatawagin din nila itong outside spin. Ayun, dito sa right pupunta yung bola. So, next naman, titirahin natin dito sa left side. Dito, pupunta yung bola. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng mga example na tira. Sa side spin, inside spin or left spin, and then outside spin or right spin. So, bigyan ko kayo ng example. Basically, may tira ka ng side spin because gusto mo ng preparation para dito sa next move. So, dito, kung titirahin mo lang ito ng natural, ito ang mga nangyayari. Walang spin. So, medyo mahirap yung tira ko dito sa next ball. And then, kung na-tryan ko naman ito ng left spin. So, ito ang mangyayari kung applyin ko ito ng left spin. So, mas easier yung tira ko dito sa next corner. So, dito naman sa kapila. Tingnan natin. Pagtira ka ng left spin mga kabilyar ay gagamit ka talaga ng banda kasi siya ang mag-determine yung kung paano kalakas yung spin ng cueball mo. Dito, i-share na yung ball ko. Madali na lang yung tira. So, yun ang unang example ko sa inyo. So, dito mga kabilyar, gagamit tayo ng outside spin or right spin. So, nandito sa malayo yung mixed ball ko, which is the 10. So, tira ko ng 9, applyin mo ito ng right spin para dalapit dito ang cue ball. So, ngayon, try natin. Applyin natin ng right spin. Dito naman sa kabila para
lalo yung mapaglihan yung hirap so ganyan so apply ako na dito ang sitwasyon na ito mga kabilya magharap ako sa inyo so sa left ko na siya titirahin left spin kanina right spin dahil nakatalikod ako so ngayon titirahin ko siya ng left para dito ko papuntahin sa left side ko yung keyboard ko so try natin left. Yun. Kamapit nito yung bola ko sa next object ko. Ayan. So, yun ang second example ko mga kawinja. For example, nandito yung andan yung bola. Ayan. Ito yung next ball mo. So, ganitong sitwasyon. Applyan mo siya ng right spin para yung ball mo pag hit niya sa rail nakapunta dito yung bola so try natin. Spin talaga ay importante para malapit mo yung yogurt mo sa next wall. Ito pa rin yung sitwasyon mga kalugas. Ayan. Pero ngayon, yung preparation mo ay nandito. So, ang pag-prepare mo is titirahin mo rin dito sa left. Para dito, pupunta sa left yung keyboard. So, ganito. Ayan. So, mas easier na yung tira ko sa next floor. So, yun. Maraming sitwasyon mga kabilya. Meron din ganito sitwasyon mga kabilya na nandito yung next ball mo. So, dito, gagawin mo dito is left spin, back follow siya. So, pero kailangan mo kontrolin yung speed mo para darating dito yung cube ball. So, try natin. Left spin, then, left, top left to mga kabila. Sa iba po siya, na left. Ayan. So, dalawang option na doon mga kabilya. Dito pa rin yung next ball mo. Dito pa rin yung ganun ang bola. Pwede mo i-forward at pwede mo na itong gawin. So, lalagyan mo ito dito sa right spin para ang cue ball niya papunta dito. At dadaan dito yung so, mas i-share na yung next ball mo. Ayan. Before mga kabilya, hindi ko alam ito clear yung spin. Ibigyan nila ng spin. Ang mga ganito mga ganyan. Tapos, dito yung preparation. Mga ganyan. Yung preparation. So, pag nilagyan mo ito ng left spin mga ganyan. Mahirap. Kung pagdating dito yung buhay. So, ginagawa ng mga professional dito. Nilagyan ito niya ng right spin. Follow. At dito niya papuntahin yung ball. So, right,
So, gagawin natin, lalagyan natin ng speed. Lalagyan natin ng right speed. Kasi pag hit yan dyan, diretso na ang mula doon. Basta may speed yung tira. Try natin. Ito yung next ball mo. Right speed. Para doon, ito yung ball. Yun. So, easy na lang yung next ball. So, kailangan yung easy mo na yung mind mo nakaset talaga sa preparation for the next ball. So, pag maglaro ka, tumira ka ng next ball, isipin mo na talaga yung next ball mo. So, yun. Yun ang sample na tira ko. So, dito natin sample sa kabila. So, dito natin dito na yun. Ayan. Dito mahirap yung so, ang tira na ito ay cut shot with spin. So, tarahan natin dito sa right. Dahil kung natural lang na medyo mahirap yung so, tirahan natin dito sa right. Ayan. So, nilidaanan ng bola. Diretso na yun sa preparation mo dito sa next ball. So, easy na lang siya. So, yun ang example ng cut shot na. So, lalagyan ko ito, cut shot with spin. So, lalagyan ko ng spin dito para papasok doon. Kasi kung regular shot lang, nahirapan ka. So, banda dito yung bola, papunta dito. So, try natin ulit. Ayun. So, easy na lang yung next ball mo. Tira din mga kabilyar na baliktad yung spin mo. Yung pectus mo ay baliktad. So, para patayin yung cue ball. Hindi lalayo yung cue ball. So, katulad ng sitwasyon na ito, kung lalagyan ko siya ng right spin, left spin, ito yung bola. Left spin. Ito na mangyari. Walang benta doon sa next ball ko. So, wala akong preparation doon. So, sa ganitong sitwasyon, babalik na rin yung tira mo para mapatay itong bola pagdating sa rail. Kasi baliktad yung spin niya. So, ganito ang pagtira nito. Babalik na rin mo. Instead of left, titirahin mo dito sa right. Ayan. Tinatawag na ito, kill the cue. Ayan. So, dyan. Easy na lang yung tira mo. Dahil, papatay mo yung bola. So, bigyan ko tayo ng example na ito naman sa kabila. Natural way ng bola ay dito. So dito, kung natural spin mo yung bola, dahil dito yung next ball mo, ay
ayan, ito yung next ball mo. Simple left yung gamitin mo. Pero sa ganitong sitwasyon, right ang gagamitin mo dito to kill the white ball. So, try natin yung tinuturo ko sa inyo na regular left kasi nasa left yung next ball. So, ayan. So, ang result, ang lakas ng spin niya. So, hindi ka na, wala kang preparation. So, sa partida nito, dapat baliktarin mo yung spin mo. So, instead of left, dahil nasa left lang, titirahin mo siya ng sa right mo siya. Para pag hit niya dito sa rail, mamatay yung cue ball. So, mahina yung takbo. So, ito, lagyan natin ng right. Same speed. Kill. So, hindi pumunta dito yung cue ball. So, yun. Ganitong passing situation. So, yun. Maganda pa tayo ng example. So, ito mahirap ito na example. Ayan. So, yung mura mo ay nandyan lang. Nandyan lang. So, yung angle mo ay mahirap. So, mahirap dito dahil nasa right yung titirahin mo ito sa right. Tingnan niyo mo yan. Sa right spin na ito. Ang layo na inaabot ng cue ball ko. Pero sa isang sitwasyon, itirahin ko ito na maliktad. Instead of itirahin ko ito sa left. Para mamatay itong cue ball. So, tingnan natin. Left. Yun. So, itira ka pa dito sa next level. Ayun. So, yun ang reverse spin. Yun ang tinatawag na reverse spin. So, yun ang example ng reverse spin. Papatayin mo yung ball. Ayan. So, nasa right, nasa left yung next ball natin. So, pagkagyan, kagyan, titirahin natin sa left. Sa regular yung tinuturo ko sa inyo. Tingnan nyo paano nangyayari. Left. Tingnan nyo, walang preparation dahil ang lakas ng takbo ng bola. So, babalik na rin natin yung tira. Instead of left, titirahin natin ng right. So, para mamatay yung bola. At may tira pa tayo doon sa nice ball. Ayan, same speed. Ayan, so may tira pa tayo doon kasi natin yung cue ball. So, mahina siya na dyan dahil sa spin niya ay reverse spin. So, ayan. So, yun mga kapatid, another paggamit ng spin. So, depende lang sa inyo yun. So, advice ko, lagi kayo maglalaro dahil para maobserbahan yun ang mga games ng kalaban nyo or manonood kayo ng mga games para ay ganun pala titirahin yung mga ball. So yun lang mga kabilyar. So dito mga kabilyar, tuturuan ko kayo na mag-draw shot with spin. So before you do the draw shot mga kabilyar, tuturuan ko yung mga tinuturo ko sa inyo. Pag mag-draw shot ka talaga, kailangan mo talaga magpalaan yung cue mo. So, dito mga kapatid, natural na draw shot ito
Your preparation closes the time. Try natin. Lagyan natin ng spin. So, dito. Papuntahin ko dito ang bola. So, dito ang kailangan dito mga kabilang ay lalagyan ko ito ng right ay left spin. Pero, yung bola papunta doon. Dahil, hit niya ng spin ganyan, so yung bola na gano'n. So pag hit niya sa rail ng ganyan, so nakapunta siya doon. So dito, iba ang sitwasyon nito mga kabayan. So left, kung left yung na-apply ko, kasi draw shot ito eh. Iba ito doon sa follow o ito sa ano lang. Dito, draw shot. Draw shot siya. So left yung spin ko, pero yung bola papunta doon sa right. So tingnan natin. Yun yung preparation ko. So ito nga, left, pero doon papunta yung cue ko. Ayan. So, yung next one ko ay easy na lang. So kailangan talaga yung marami. Maglaro ng spin shot. So ngayon, titirahan din natin ito sa kabila para lalo yung maintindihan kung paano ko tinigyan. This time, dito malayo yung malayo yung next ball ko. So straight mo tayo. Ayan. Tinayla ko ito ng regular atras nito. So yan, dyan lang ang mula niya. So ang layo ng next ball ko. So kaya dito naman dahil nasa kabila tayo, right naman na yung gagamitin ko na spin dito. Kailangan niyo talaga maintindihan kung saan nag-spin yung mula. So kung hindi ko titirahin yung spin niya pag gano'n. So, yan ang gagawin ko. So, dito sa sitwasyon na ito, titirahin ko ito ng right spin. Pero, yung mula, papunta dito sa dahil draw shot ito, patras. Ayan, so, titirahin na natin. Doon ang preparation. Right? Pero pupunta doon ang doon. Oops! Foul shot. Yun ang sinabi ko mga kabilyar. Na pag mga draw shot kayo, choke ka agad. Before ka magtira, choke. Kapalan nyo ng choke. Para hindi mo miss. Dahil doon sa tira kong ganun, ay na-miss nyo. So, mga kabilyar, atrasin natin yung right yung tinira ko, pero papunta doon yung cue ball. Ayan. Yun. So, mas easier na yung next ball ko mga kabilyar. Dahil lumapit dito yung cue ball or the So yun mga kabilyar, ang paggamit ng spin shot. So basic lang yun mga kabilyar. Para lang ito sa mga beginners hanggang sa classic figure. Dahil yung mga pro, easy na ito sa kanila. So yun lang mga kabilyar, kung nagustuhan yung video na ito, please like, subscribe, and press the bell button para lagi kayong updated sa next video ko. Keep safe, ingat kayo dyan, and